So yo, hello, what's up sa inyo mga kagwaps? Isang mapagpala at napakaulan na araw sa ating lahat mga tropa. So for today's video natin is... Hali kayo mga kagwaps at tuturuan ko naman kayo ng pagtitraining ng pang-house-to-house na kalapate kahit bumabagyo at umuulan. Para nang sa gayon, pagka lumaban kayo ng bumabagyo mga kagwaps ay pwede pa rin umuwi ang ibon nyo ng mas mabilis. So hali kayo mga kagwaps, panuuri nyo na ito at baka panuuri nyo pa lang iba. Let's get it on! Yo, what's up? Magandang araw mga kalapatid. So, welcome back dito sa Gwaps TV Official. So, napakaulan ng panahon ngayon mga tropa at hindi pa umaalis itong si Kaega Yap mga Gwaps. Kaya kapangalan pa ng isang sikat na pigeon puncher dito yung pangalan ng bagyo ngayon. So, kamusta kayo dyan mga tropa? Kamusta ang ulan dyan sa lugar ninyo? So, eto, silipin muna natin yung ating mga warriors kasi hindi rin naman tayo makapag-vlog ngayon nang maayos dahil nga umuulan. So, pakita ko sa inyo si Double Prisco mga kagwaps. Yeah. Double Prisco, napakagandang kalapati nito. Line of champion. Matatag na matatag, mapa north, mapa south mga tropa, kaya natin 'to inavail. Ayun, galing 'yan mismo sa champion diyan sa Laguna. Kaya Mr. Louis Lerona mga tropa. Saka ako siya pinarisan mga tropa ng back-to-back finisher ng North and South na galing din sa isang kaibigan natin na inavail natin mga kagwaps para nang sa gayon eh makakuha tayo ng proven na lumipad na kalapate mapa North o mapa South mga tropa. So tingnan natin to kung maglalabas to ng kagaya niya at sana magmana sa kanya mga anak niya mga kagwaps para nang sa gayon makaranas naman tayo ng malupit at madiin na superset winner. Nga pala mga kagwaps, meron pala tayo ditong special treatment na kalapate. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo malaki tong lock. And then, meron ditong nag-iisang kalapate mga kagwaps. So ito, kakabili lang po natin to, kaka-avail lang natin ng kalapate na to mga kagwaps. At kung papansin niyo, medyo malaki nga na kalapate to. At mapapansin nyo rin na yung ilong niya ay borga na mga kagwaps. Sapagkat ito ay galing po mismo mga kagwaps sa ating idol na panshare na si Mr. Jaime Jimmy Lim mga tropa na ang linyada nito ay flying machine. So sa mga nakakakilala dyan kay Sir Jaime Lim, alam nyo na kung ano ang bloodline na flying machine ni Mr. Jaime Lim. So eto, nakapag-avail tayo mga tropa para nang sa gayon gamitin din natin to ng foundation at pandagdag sa pwersa ni Kuya Gwaps TV Official. Okay na, tara! At tagal naman. O, pag-usapan naman natin mga tropa itong ating mga kulay pula, mga off colors natin, mga kulay red check na mga kalapati natin na mayroon na ngayong magandang mga young birds mga tropa. Ayan o. So itong mga young birds na to, hindi ko alam kung ipapa-ending ko ba to or ipapamigay ulit natin mga tropa. Napakahirap ng magpatuka sapagkat napakarami nating mga kalapati ngayon. Kaya ayan, babawasan natin. Saka syempre, meron akong pa-ending mga tropa na talaga namang makakatulong sa inyo. Sapagkat yung mga pinapa-ending ko doon, direct ang mga na-avail natin sa mga sikat at mga champion na puncher. Get na! Sa usapang paghahanda naman tayo mga kagwap sa South Derby Race. Nandito ang ating mga young birds na gagamitin naman natin sa South Derby Race mga tropa at napakababata pa nila. So late na tayo, pero susubok pa rin tayo mga kagwap sapagkat wala tayong magagawa kundi ilaban to at bata nga yung mga breed natin. Pero kayang-kaya yan kasi norte pa lang naman ng karera ngayon. Meron pa tayong ilang buwan mga kagwaps para mag-prepare. So good luck dito sa ating limang Maya Warriors na kasama ng mga nasa loop natin nalilipad sa South Derby Race. Yan mga tropa, mga kagwaps, binabagyo na yung ating mga stockbird. Ayan. So ulanin, arawin sila dyan mga kagwaps. Kaya tingnan nyo, pakita ko. Open to sa ulan pero tingnan nyo yung mga balahibo nila, makikinis sila. Ayan. So yan ang isang technique ko mga kagwaps kapag ka ako ay nagkukondisyon ng mga breeder. So ulanin o arawin, talagang nandyan lang po sila sa loop at hinahayaan ko lang po sila dyan. So makikita nyo po kung gaano po kagaganda yung balahibo ng inyong kalapate kapag ganito po ang ginawa ninyo. So sample na lang po itong mga kalapate na yan. Ayan o. Kita nyo po, basang-basa dito sa loop, talagang nauulanan sila, pero sila, hindi sila natatakot sa tubig sapagkat makikinis at magaganda nga po yung kanilang mga balahibo. Hey boy, isang bahaw! So, alina kayo rito mga kagwaps. Eto, pakita ko sa inyo. Yung dating kulungan ni 35K. So, sino pang nakakakilala kay 35K mga kagwaps? Ayan, yung dating kulungan ni 35K. So, pakita ko sa inyo kung ano yung kalapating nandito.
Ayan, so meron tayo rito na mga direct din po ito. So tiningting ko na siya kasi nga bala ko dito, gagawa sana ako ng pang house to house mga tropa. Pero ang nangyari nung ginawa kong pang house to house mga agwapso, ayan. So hindi natin makita, ayan, napakagandang kalapate, napakaganda rin ng itlogan mga tropa. So yung kalapate na bluebird na yan, line din po yan ng ibon ni Boss Anthony Aquino at nailipad po yan ni Papa Ochi mga tropa sa North Derby Race mga kagaps at nag-overall champion po ito. So gagawin ko po sana na pang house to house yan, gagawin sana natin na panglaban sa mga street racer. Kaso nga lang mga kagaps, ayan na, nag-itlog sila agad kaya hindi muna natin sila matitraining. So papipisain muna natin yan. So yung kung pala nito mga kagaps, yung young bird nito is ibibigay ko to sa inyo. So hindi ko kailangan ng kwan nito, ng inakay nito. So ang kailangan ko lang mapag-matured sila, matraining sila dito sa loop na to para nang sa gayon mayroon tayong maitraining na pang house to house. So sa inyo na mga kagaps yung young bird ng dalawa na to. So eto na mga kagaps, sali na kayo at trainingin na natin itong kwan na to, kalapati natin. Wala pa akong pangalan na naiisip dito mga kagaps eh. Ayan, so basang-basa rin siya. Kita nyo mga kagaps, kapag ka ang ibon, maganda balahibo. So eto, tingnan nyo, galing siya sa breeding. So hindi pa maganda yung balahibo niya dahil nga, namabasa pa. Ayan o, nakikita nyo ba? Kapag ka ang balahibo ng kalapate mga tropa, dinaanan niya ng ulan, dinaanan niya ng tubig. At nakita nyo po mga kagaps na nababasa. So ang ibig sabihin po nun ay hindi pa po kondisyon ang kalapate. So halika, labas ka rito. Palabasin natin mga kagaps. Halika, halika. Ayan na. Ganyan lang ang pagtitraining ko mga kagwaps ng kalapate. So ngayon umuulan kasi, hindi natin siya masyadong pinalalabas. Pero patuloy pa rin mga kagwaps ang pagpapatuka ko sa kamay ko, para nang sa gayon hindi niya makalimutan na maging maamo sa kamay natin. So dito natin siya pagalitin mga kagwaps. Ayan o, kita nyo, galit na galit siya. So mabilis pa amuin mga kagaps itong bloodline, itong kalapati na to. Kaya ayan, hindi tayo mahihirapan. So kailangan na lang natin na pagpulbusin yung kanyang katawan, yung kanyang balahibo. Tapos mapaghabol natin siya dito sa kanyang kapares. Ayan, tingnan nyo kasi yung kapares niya medyo mahinhin, masyadong mabait mga kagaps. Kaya ayan, lagi lang silang ganyan, lagi lang silang magkatabi. Kaya benefits to sa atin kasi kapag ganito mga kagaps ang mga hen natin, talaga namang mabilis pong trainingin ang kanilang mga kapare. Sapagkat, ang mangyayari po dito mga kagwaps ay maghahabol at magsusunod pares mga kagwaps itong lalaki. Ayan o, tingnan nyo, hinahabol-habol niya na. So, ayaw niyang pahawakan sa akin yung kapares niya kasi nga, baka daw, kwan, baka daw agawin ko sa kanya. Malupit ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Liga, so ganito lang mga tropa muna ha. Siguro mga half month, kapag ang kalapati nyo is bago sa inyo at hindi nyo pa nititraining o hindi nyo pa napapawalan, hindi nyo pa nahahagis, half month na gagawin nyo po na magpapatuka po kayo sa kamay sa inyo pong mga kalapati. So technique din po yan mga kagwaps. Ayan, tingnan nyo, ayaw niya nang lumayo sa kamay ko kasi nga natitraining ko siya na lagi kong pinatutuka yung kamay ko, kaya hindi na siya naiilang mga tropa.